Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video, my 5 best upgrade to Honda Brio SMT 2024 model. So ang nagbago kasi guys sa refresh update ng MT ni manual ni Honda Brio for Philippines is 5 yung nakita ko na best talaga siya na nagbago sa current na generation ng Brio. Ayan. So, base model to guys, can you expect na worth it ba talaga? So, mas worth it talaga guys yung upgrade ngayon, yung bagong Brio SMT. Mas maganda guys yung lower front fog light housing niya. Ayan, yung binago yung ilalim niya, yung sa harapan ng Brio SMT. Na mas maganda na siya guys. So, compare before na wala ka design, diba? Yung current. Mas better lang kasi pag may fog light siya sa Brio VNRS. Pero ngayon, mas okay naman siya guys na binago rin yung base model ni Honda Brio SMT. So, mas naging maganda yung combination ng current na mukha niya. Hindi naman nagbago yung mukha ng SMT, yung current sa headlight. So, same pa rin siya yung grill and yung bumper niya. Same. Yung lower lang ng front yung binago niya. So, mas maporma ngayon yung Honda Brio SMT. So, ano ba yung in-upgrade? Mas marami guys at hindi na boring yung Brio natin ngayon. All variant, hindi na boring yung datingan ng pagkagawa ng Honda small hatchback category. So, mas maganda na siya ngayon guys kumpara sa current gen ng Brio. So, 5 best upgrade yung ibibigay po. So, number 1 guys, power adjustable side mirror. Ito yung una kong nakita guys na maganda na siya sa specs ng Brio SMT kasi once na maulan, hindi ka na lalabas pa or titiklopin na ng kamay. So, auto power na siya. Power adjustable na siya yung side mirror. So, hindi na siya kakamayin mo lang na pagtiklop. So, diba may pagka high tech na yung datingan. Kasi power na yung nag-ooperate ng side mirror ng Honda Brio base model 5-speed MT. Ayan. So, sa number 2 guys, auto up and down window for driver. So, before, hindi naman siya naging updated yung auto up window. So, pinipress talaga siya yung button sa driver's control. Ayan. So, dun sa window ng drivers, kinokontrol yung automatic up and down. So, press mo lang, hahayaan mo na siya, mag-up siya, or gusto mo in another down, hahayaan mo lang, mag-press na. Yun yung in-upgrade kumpara sa current gen na Brio. So, kailangan mo pa i-press hanggang tumaas at i-press hanggang bumaba. So, mas maganda guys kasi na power na rin siya. Kaya, ito yung magandang value for money sa base model na to guys, sa magkano yung SRP ng Honda Brio na sa 735,000 mga ganun guys. So pagdating ng ilang buwan magkakaroon na ng discount. Ayan, so sa number 3 keyless entry na yung Honda Brio base model. So ibig sabihin guys yung pagka keyless entry ng Brio ngayon is wala na siyang susian sa may door handle. So, hindi na siya sinususian. Ayan. So, mas maganda na siya na nakokontrol na siya sa key at automatic na siyang bubukas. So, hindi siya hassle. So, yan yung maganda ngayon sa Honda Cars Philippines na ino-offer. Even base model, napaka-elegant na siya, napaka-easy. Hindi na siya, hindi ka na mahihirapan sa anong gagawin mong feature sa Honda Brio. Ito yung small hatchback na practical ni Honda. Ayan, so sa number 4, 7-inch touchscreen Android Auto with phone mirroring. Ayan guys, so mostly naka-Android tayo. Ayan, so i-coconnect lang natin yung wired. Ayan, magme-mirror na yan. Kung ano yung cellphone na naka-view, nandun din siya sa monitor na naka-view. So, kung may YouTube ka, kung anong gagawin mo doon, mag-search ka, yun, automatic
maganda siya guys, hindi na siya boring katulad before na USB and wala siyang touchscreen, USB lang and Bluetooth lang yung connector. So, mas boring yun yung current. So, ngayon, hindi na boring kasi 7-inch na rin yung touchscreen niya for Android Auto. Ayan. So, mas maganda guys, diba? Hindi ka na boring sa loob. Wala kang titingnan sa monitor, diba? Yung mas maganda yung enough grade. Ayan. So, sa number 5, but not the least, all variant have parking sensor. So, kasi maraming nagko-complain before na walang rear camera yung Honda Brio, even small hatchback siya. So, sa mga ano lang yan, baguhan lang kailangan dapat may rear cam. But, mostly, halos naman yung bumibili, sanay na, diba? Sanay na or upgraded na sila. So, ngayon, kahit wala na siyang rear camera, may parking sensor naman siya na nagbaback up sa'yo sa likuran. So, mas maganda guys na may rear parking, natutunog siya once na malapit na siya magbangga. Kung may object sa likod na mababangga, so tutunog siya. So, mag-a-alert siya. So, ma-alerto ka sa likuran. So, mag-stop ka para tingnan kung ano yung masasagi doon. So, yun yung magandang upgrade kasi hindi mo na kailangan magpakabit ng rear parking sensor. So, mas maganda guys talaga na upgraded tayo for tech kasi pag going ano na tayo, generation na high tech na tayo. So soon wala nang diesel si Honda ngayon, so proudly announced na wala nang maduming fuel ngayon si Honda. So mostly in fuel na tayo guys kasi gasoline na, and for EV na, for hybrid. Ayan guys, may hybrid si RV akong display sa likuran. So, ayan. So, thank you so much guys for watching my video. Ayan. So, hope na nakatulong itong 5 best upgrades sa inyo na bibili ng manual na hindi boring yung car at matipid. Sure ito guys, twice a year lang din yung pre-MS. So, more saving tayo dito pagdating kay Honda Brio SMT 2024 model. So, mostly guys, available na to, and visit na sa 37 dealership nationwide para ma-avail mo dayang itong mga specs sa Brio SMT kung mayroon kang plano sa manual. So 5-speed manual to guys, worth it talaga, and the best for safety na siya, entertainment na siya, and technology na rin siya. Na base model lang to pero wise, diba? The best value for money guaranteed. So thank you so much and God bless everyone. Bye bye.